Hello guys, at ngayon ay mag-update na tayo ulit, ano? And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel and paka-press na rin si all button para palagi kayo ma-update and manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. And kanina is meron na tayong bagong upload and stock hunting. Pwede ninyong i-search dito sa ating channel under videos tab and para masilip nyo yung latest. We have part 1, part 2, saka part 3. Ayan. Let's start. Okay, panibagong update na naman tayo ngayon. And unahin natin si SPN Easy. Okay. Then balik tayo sa daily chart. And kasi kanina, nasa weekly tayo eh. Diba? So ngayon, silipin natin kung ano nangyari. Ayan. Medyo nag-pump little bit. Okay, from here, okay, sa may resistance. 1.46. So, medyo nakahinga na to. Okay. For the meantime, ayan. This is a bounce play, guys. Since oversold siya. Diba galing sa oversold? Kaya, expect po natin na magkakaroon talaga ng bounce. Ayan. So, meanwhile, sa ano naman natin, sa stock, still oversold. And tingnan natin kung makakahinga to, guys. And pwedeng mag-extend, ano? So, kung mag-extend to, okay, possible, ma-hit. 1.55 pwede for SPN Easy, ano? Okay, pwedeng ma-hit dyan. Pero yung support natin nandito, guys. 1.46, no? 200. And kasi dito nag-bounce eh. Ah, 'di ba? And sa may 200 day moving average, nag-hold tapos bounce. Okay? At sa lower time frame pag sinilip natin, so medyo bumabaluktot na pababa. And kung titingnan natin ano, sa daily chart, mahaba na yung week. Ayun, no? Diba, mahaba na yung week. Meaning po niyan, sa lower time frame, nagbentahan na. Sell off na, guys. Ayun, no? Ayan. Support natin dyan, 1.46. Ayan, kasi dun siya galing. Okay. Save. Tapos, next. ASEN. Ayan, silipin naman natin ngayon si ASEN. Chill-chill lang tayo. Daily chart. So, sa daily chart, guys, support natin, ayan, still the same, 5.93, tapos yung second support, andito na yan sa 5.85. Still bearish yan, guys. Ayan, kasi wala pa tayong breakout dito. Okay. Tapos 200 day. Ay malayo. Same here. Since wala pa tayo ditong higher high, kaya still considered pa rin yan as bearish. Then isa pang ano, isa pang case dito is eto nga, no breakout. And kaya medyo ano lang tayo. Wait-wait lang, ano? Wait-wait lang pag may time for ASEN. Then, okay, sa lower time frame, same pa din. Si RSI, hindi pa oversold. Much better kung mag-oversold muna eh, para medyo safe, ano? At malesin natin yung risk. Ayan. And yun nga, wala pa kasing breakout din. Much better. Wait muna tayo mag-breakout tapos pullback. Ayun, pwedeng set up din yun, ano. Pero kasi pag sinilip natin to, so syempre, since nasa loob, yung opportunity is nasa horizontal yan. It's either dito, guys, sa 5.93 or sa 5.85. Next, dito. Dito, silipin natin.
Daily chart muna tayo, ano? Daily chart. Oho. Nag-rally, ano? So, medyo maganda gising ngayon. At nagra-rally lahat, guys. Oversold. Same kay ASEAN to, no? Bounce. Typical bounce play to since oversold. Same here kay Stochastic. Ayan. So, pointing upward. Pero dito, wala pa namang sign ng, ano, no? Ng weakness. Bakit? Kasi kita-kita na sa may candlestick. Eh, solid, eh. Diba? Walang weak sa may taas ng candlestick dito sa daily chart. So, meaning, ang next target na natin, 2.65, tapos ito, 2.73. No? For our chart, so, dito, medyo nakabaloktot na, pero pwede pa rin mag-extend dyan, guys. No? Ayan. So, tingnan natin. Kasi dito, medyo flat pa, oh. O, diba? So, medyo flat, ala pang breakout. So, medyo, kumbaga, tansya-tansya muna dito, guys, sa lower time frame. And going back here sa daily chart, so, silipin natin si 200. So, syempre, still malayo pa rin yan. And kung papansinin natin, medyo, si 200 is bumabaloktot pababa. Medyo lang naman, ano? O, diba? Ayan, so, let's observe muna, guys. Ayan, kasi eto, hindi naman ano to eh. Hindi siya magtatagal. Temporary lang to. Short-lived lang to, guys, yung bounce play na to. Ayan, save. Tapos, APL. APL tayo. APL. Si left. Oops, nalaglag na, guys. Eto na yung sinasabi natin, ano. Opportunity. Ayan, kasi pwedeng tumalbog dito yan. 0.0258. Kaya still, there's a chance pa rin, ano. At palagi nga natin sinasabi, nasa loob pa rin ng, ano yan, downtrend channel itong sa APL. Okay? Speaking of 200, okay? So, ngayon is medyo lumalayo na siya, ano? Yung price dito sa 200. Ayan. And syempre, there's a room pa naman para ano to, magcapitulate ulit since hindi pa naman siya oversold. Hindi pa siya nagre-revisit since 2022. Ayan. Kaya pwedeng-pwede pa to, guys. No? Ayan. Next. Save muna natin. Next. PHA. Okay. PHA. Silipin natin saglit. So, ito naman is medyo nag-rally naman, ano, papataas. Pero, kung papansinin natin, mahaba yung wick dito. Kasi nga, resistance to eh. Si 0.26, no? So, pinilit na itaas yung price. Pero, ayun, maraming nagbentahan dito, no? Tapos, nag-close nga dito sa 0.27. So, right now, ganun pa rin. Ang main idea natin dito, still yung pa din yung resistance, yung support, 0.26. Mini-mini, ano ba to? APL. Okay? So, bearish pa rin yan based dito sa, ano, sa pattern natin. Okay? Ayan. So, tingnan natin kung siya ba ay magre-revisit dito. 0.28 or kung babalik na dito sa 0.26. Okay? 200, layo. Tapos, mag-add pa tayo ng isa. Mary Mart. So, isama natin tong si Mary Mart. Mary Mart. Okay? So, dito naman kay Mary Mart, still sideways. Since June 2022. Ayan. So, halos mag-iisang taon na rin to, guys, na ganito yung itsura niya, no? And pagka nag-remove tayo ng drawings dyan, okay? So, eto yung kanyang pinaka-crucial part, eh. Eto, no?
yung sa area na to, guys. Ayan, sa 1.18. Diyan, pwede kayong bumili dyan, no? Tapos, yung bentahan, syempre, ayan, sa average tayo. From here, tapos hanggang dito, 18% dyan. Pero based dito, parang ano to eh. Accumulation pace na to, guys. O, diba? Ganda eh, oh. Solid, ano? Possible triple, ano to? Bottom. Just in case lang. For reference, pwedeng ganyan itsura. Nasaan na ba yun? Hinahanap natin. So, nawala na tayo. Ayun. So, ito. 1. Okay, possible ganito, ah. Pero, the longer, the better, syempre, pagka, ano, accumulation, guys. So, ito, possible accumulation na to. Kaya, triple bottom. Ayan. So, I think tapos na po tayo and maraming salamat po sa panunood and see you po sa next video. Bye-bye. I'm out.